Mula telenovela, pagkain, musika at maging sa fashion. Hit na hit ang Korean Wave o kung tawagin ay Hallyu. Hindi lang sa ibang bansa kundi pati na rin dito sa Pilipinas. Ang tanong ay, ano ang epekto nito sa kultura natin bilang mga Pinoy? Sa unang sulyap, aakalain mo mga Koreano ang mga kabataan ito. Mala comic book na pananamit at iba't ibang kulay ng buhok na may bangs ang mga gupit. Aba, mga kabataang Pinoy pala ang mga ito na gayang-gaya ang hinahangaan nilang K-pop o Korean pop artists. Ngunit hindi lamang estilo ang kinahuhumalingan ngayon ng mga kabataang Pinoy, pati pagkain at pati mga libangan. Korean Invasion, ika nga. Nagsimula itong sumikat noong dekada 90 sa bansang kilala sa maaanghang na pagkain, kimchi. Patuloy pang lumalaganap ito sa buong mundo sa tulong na rin ng makabagong teknolohiya kagaya ng YouTube sa internet. Ilan lamang ang mga grupong Super Junior, BBSK, Girls' Generation, Big Bang at 21 sa mga iniidolo ng mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi napaindak sa kanta ng K-pop girl group na Wonder Girls noong 2008 na Nobody? Noong linggo lang, nagkaroon ng isang pagtitipon ang humigit kumulang 2,500 kabataang Pinoy sa Eaton Center upang idaos ang taunang Korean Festival Cosplay Convention. Dito namin nakilala ang isa sa sobrang fan ng K-pop mula 2009, ang 17 taong gulang na si Jamaica Vercellas. Graduation ng higher batch sa akin, nung high school ako. Tapos ang ginamit nilang song for closing theme ata ng graduation nila is Wonder Boy ng Super Junior. Nung narinig ko yun, grabe, sobrang nagalak talaga yung heart ko kasi parang ang ganda, na-catch agad yung attention ko. Ngunit hindi lang kanta mula K-pop groups ang humatak sa panlasa ni Jamaica. Na-influensyan kasi ako ng K-pop eh. Kunyari, sa mga reality shows nila, parang may natutunan ako sa kanila na parang nagiging way na maging tumaas yung self-confidence sa sarili mo. Pero hindi lang super fan si Jamaica. May grupo rin sila ng kanyang tatlong kapatid na kumo-cover at sumasayaw ng mga K-pop songs. Elfinity ang napili nilang pangalan. Sa dance showdown ng K-pop convention na aming pinuntahan noong linggo, sila ang tinanghal na kampiyon sa kategorya ng mga babae. Ang mga sayaw nating tinikling at singkil, napalitan na ng mga swabeng galaw mula sa mga grupo ng K-pop. Isang palaisipan kung bakit ibang kultura na ang pinag-iinteresa ng mga kabataang Pinoy ngayon. Ayon kay Dr. Gerald, isang sociologist, nakabubuti raw ang pagkahumaling na ito ngayon sa K-pop sa ating pananaw bilang Pilipino. Ito yung maganda sinyales dahil ang kultura ng ibang tao kapag ating pinag-aaralan, kapag ating i-invite in our own culture too, ay dumadagdag ito sa ating kultura. Yung richness ng Filipino culture is also expanding. Hindi naman nawawala ang ating pagiging Pilipino. Sa pagkapanalo ni Jamaica at ang kanyang grupo na Elfinity, lalong nabuo ang kanilang pangarap na makapunta sa Korea. Ngunit kung sa kanila ay hanggang panaginip pa lang ito, iba naman si Carla Carrion. Hello, I'm Carla. Ang 17 taong gulang na si Carla ang kumatawan sa Pilipinas sa nakaraang K-pop Star Festival noong Disyembre sa Seoul, South Korea. Nalaman na lang ni Carla na isinali na pala siya ng kanyang ina sa paligsahan.
Di yung audition po niya, online. So, mag-upload ka ng video mo, tapos i-email mo sa mismong Korean Cultural Center. Tapos, i-judge po nila yon. Ito rin daw ang first time niyang makatungtong sa bansang Korea. Kasama na lahat ng contestants from Peru, Germany, France, Indonesia, yon, 21 countries. Nung mga panahon na yon, nagiging close kami sa isa't isa, nakilala po namin. Kahit po iba-ibang lahi kami, nag-enjoy kami kasi K-pop yung usapan. Kung maraming Pinoy ang naghahangad makarating sa Korea, 50% naman ang mga turistang bumibisita sa bansa ngayon ay mga Koreano. Ito raw ay dahil sa init ng ating panahon at nagagandahang white sand beaches. Pero hindi lang mga turistang Koreano ang nagsisipuntahan dito. Ayon sa tala ng immigration, may humigit kumulang 11,600 estudyanteng Koreano ang nasa bansa para mag-aral ng wikang Ingles. Kaya kahit saan mo ibaling ang iyong paningin, may makikita kang mga Koreano sa kalye at mababalaag mo ang lumalawak nilang impluensya sa ating kultura. 다들 하고 싶어하는 머리를 K-pop을 통해서 다들 찾아서 K-pop을 통해서 그 원하는 스타일 프린트해서 가져오거나 아니면 사진을 가져와서 비슷한 느낌의 스타일을 해달라고 많이 주문들을 하십니다. ng good time, masarap at lasang tunay na pagkain Korean kagaya ng bulgogi ang kanilang hanap. We came up with the idea dahil nauso masyado yung mga Korean teleserye. So, we took advantage of it actually. Kahit daw may iba pa tayong kulturang kinahuhumalingan, hindi pa rin daw dapat nating talikuran ang ating pinagmulan. But somehow there's a danger in making yourself a part of another culture. Naging obsession mo na ang pag-intindi, pag-aaral sa kultura ng iba, nalilimutan mo kung sino ka. Kung ang mga kabataang aking nakilala sa K-pop festival na engganyo sa kulturang Koreano, meron naman kaming nakausap na isang Koreanang itinuring na ang Pilipinas na kanyang sariling bansa. Si Sun Ahn ay isang Korean national at mahigit 4 na taon nang naninirahan sa Pilipinas bilang isang negosyante. Well, I like weather, honestly. But it's a flood. I really like weather so much. It make me always like a vacation. I like the energy of Philippines. Not too much serious, not too much hard work. At least people really have to enjoy their life. That's the most important thing I really decided to live here. Talaga namang hindi na mapipigilan ang pag-usbong ng kulturang Koreano sa ating bansa. Para sa mga tagahanga ng K-pop, kagaya ni na Jamaica, patuloy nilang papalaganapin pa ang mga sayaw at kanta ng kanilang mga idolo. As long as binibigyan pa rin ako ng joy nito at hindi nagbabago yung pagmamahal ko, syempre mamahalin ko pa rin sila hanggat kaya ko talaga. Pero kahit daw sila ay nakikiuso, hindi naman daw nila kinakalimutan ang kanilang pagiging mga Pilipino. Sa ating modernong panahon, sadyang napakahirap ang magpakatao. Pero ang mas malaking hamon ay kung papaanong maging isang mabuting tao.